May gagawin akong aircon kaya lang walang board. Ayun o. Nanggal na yung board. Eto. Nauna pa dumating yung board bago yung unit. Yung try kong i-repair. Okay, good evening mga ka-aircon tech, mga ka-technician. Ayan, meron akong isang unit kasi dito na na-receive kanina. Nakiusap lang dahil may bata daw sa bahay nila na kailangan ng aircon. Kaya lang, nauna kasing padala yung board bago yung unit. Hindi ko ma-check dahil wala yung control niya. Kaya pinadala ko na ng buo yung unit. Ayan, so based dun sa customer, ang problema niya daw, ayaw mandar ng compressor. So, common lang naman itong mga ganito. Ayan, kilala niyo na siguro itong board na ito. Ayan. So, itry natin i-repair based dun sa report nila na ayaw daw mandar ng compressor. And dumaandar naman yung pan. Kaya lang, hindi ko matry dahil nakatanggal na yung board. So, ayan, kita natin. Medyo ilalapit ko lang yung camera natin para makita. Ayan. So, pagka mga ganitong problema, wala naman daw error na lumabas. Sabi ko kung may error, tinatanong ko, wala daw siyang error na lumabas na nakita. So, ayaw dumandar ng compressor. So, although nakakalas na rin naman, ang i-check natin, yung compressor muna. I-check natin kasi sa mga ganitong unit ang sirain yung wiring ng compressor. Medyo manipis yung wire na ginagamit nila. Ayan. Okay. So kung paano i-check dahil nakatanggal na naman ito yung supply ay yung line ng ating compressor, yung WBU. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Okay. So ayan o. Nakasilyado pa siya. And medyo madumi din yung unit. Kaya lang nandito na. Bukas ko na siguro i-cleaning. Pero i-check na natin ngayon. So ito, sa ganito, kung hindi man maandar yung compressor, i-check na natin. Sa resistance na lang muna. Ayan. I-adjust natin ng konti para makita nyo yung tester. Yung. So ito yung WBU. Yan. So, diretso na sa compressor ito. Ayan, para ma-check natin. Ayan, no? Makikita nyo, ayun, meron. Ayan. Open. Red and blue, open. Yung red and yellow, meron siya. So, balik natin ulit doon sa blue. Yellow and blue. Ayan, no? Dito pala, kita na natin yung problema. Ayan. Ayan, kita nyo, pumalo. Ito. Yellow and red. Ayan. Meron. Ito. Pero yung blue, ayan oh, open. Blue and red. Ayan, open din. So, alam na natin ang problema ngayon. May open doon sa line. Maaring open ang compressor or may open doon sa line ng wire natin. Ayan. So, check natin. Ito, ilapit ko ng konti. Ayan. So, ang gagawin natin, check natin yung loob nito. Bubuksan natin yung takip ng compressor. Para makita natin. Actually, may nilabas na yata akong video dati nito. York naman ang brand niya, pero H5 yung lumabas. So yung H5 natin, IPM protection. Pero yung nakita natin problema, galing dito. Ganun din, nauna yung board bago yung unit. Yan, so makasin nyo pa. Medyo mahirap palasin. Yun. Okay.
kung wala ako ng pangkalas. Ayan, so kakalasin lang natin muna yung take para ma-check natin yung compressor. Kasi sa ganitong modelo, ang nagkakaroon ng problema lagi dito sa line ng compressor na ito, nagkakaroon siya ng loose contact. Ayan. So, parang kadalasan na lumalabas na error sa kanya yung H5 error. Ayan, nakalas natin ang takip. Medyo matigas pa. Ayan. Ayun. So ito, i-check natin yung kaya para makita nyo doon sa tester natin. Ayan. Ayan. Okay, sinet up ko lang yung tester natin. So ito yung line ng ano, yung blue kanina. Tingnan natin kung bakit wala. Ayan o. So ikunulat ko siya doon. And ito yung kulay blue. Ayan o. Dito pa lang open na siya. Yun. So try natin hanapin. Ayan. Ito, yung mga dugtungan na to. Ay, dugtungan to, yung mga nakatali ng cable tie na to. So, kalasin natin. Kasi putol yung blue. Wala siyang connection yung blue papunta doon sa compressor. So, hindi talaga andar ang compressor natin. Yan. So, mga common na problema lang naman ito dito sa ganitong unit. And kaya lang, medyo hindi pa yata din nasusundan. Kaya ito, tingnan natin kung... Ayan. Putol. Ayan o, mga ka-aircon tech. So, ayan. Putol yung linya. So, hanapin natin kung saan siya nagkaroon ng putol. Yun o. Oh. Nandito nga siya o. Oh. Ito, pakita natin ang malapitan. Yun. Ito yung connection ng blue. Putol siya. Yan, kaya hindi siya umaandar ang compressor. Ayan. So, sa mga ganitong problema, balik natin. Kapag nag-H5 or yung error niya H5 or hindi maandar ang compressor, i-double check nyo na kagad ito. Yan, diretso na kagad. Tingnan nyo muna itong wire na ito. Ito, kasi ito yung isang madalas na nagkakaproblema. Dumidikit siya dito sa tubo. Yun, so, katulad nito, yan o. Oh. Umiski siguro siya or nababasa siya. Puputol. Ayan. So, ito yung laging sakit niyan. Pag na-encounter niya itong H5 or ayaw umandar ng compressor, ito yan. Yan. Putol. Okay. Then, kapag hindi naman umaandar yung ating compressor, meron pa itong isa, yung ating OLP. Ayan. Yung overload protector, meron yung nakakabit din dito sa ating compressor. So, ito yung kulay red na yan. Nakakabit doon sa board natin. So, subukan muna natin. Siguro pagka ganito, kung meron tayong pamalit, palitan nyo na lang ng panibagong wire. Yung medyo mas malaki ng kaunti.
Yan, mas mataba ng konti, upgrade na natin yung wire na ginagamit ng mga 2HP na aircon na siguro ang ikabit nyo, yung mas mataba dito. And siguro ilayo natin dito kasi dito yung nagkakaproblema niya lagi kasi nakatali siya dito. Yan, hindi ko alam, paaring kumikis-kis siya dito sa tubo kaya napuputol. So ayan, and isa din itong dahilan ng pagkasira ng ating board. Actually may mga na-receive akong board dito. Dati nag-H5 lang daw siya, then nai-on nila. Naglulus na pala siya hanggang sa nasira na ng tuluyan yung board. Ayan, so papalitan ko muna itong wire na ito. Ayan, siguro papalitan ko na ito ng bago. Pero pasamantala, dudugtong ko muna para ma-check lang natin. Pero papalitan ko na rin ang ibang wire. Ayan, ito yun o. Oh. Kung nakikita nyo, ayan o, oh, pupul. Yun. So ito, common na ito. Yung ganitong problema. Kaya lang, yung ibang mga medyo bagong technician na nakapaghawak nito, hindi nila kabisado. Ayan. So kaya ituturo na natin. Yun. Ayan, dinugtong ko muna. And subukan kong lagyan ng, ay ito, lagyan ko muna ng electrical tape para itatry ko lang kung aandar yung compressor. Ayan, so titapan na nga natin pa samantala. Siguro mamaya papaltan ko rin ng panibago to, maghahanap lang kung mag-stack pa ako ng wire niya. Ayan, so papaltan ko na ng bago. Kasi medyo manipis talaga itong wire na ito. Hindi ko alam kung bakit yan ito yung ginagamit nila. Ayan. Ayan. So, double check ulit natin. Ayan. So, kung makikita nyo yung tester natin. Ayan. Yung blue kanina ang wala. So ayan, meron na. Oh. Ayan. Ito, makikita nyo. Okay. Ito yung red. Ito yung yellow. Ayan. So may resistance na yung tatlo ngayon. Ito. Ayan. So ito yung isa. Ayan. So ang problema lang na nakita natin, putol. Yung wire. So, simpleng-simple lang yung problema sana. Kaya lang, kung hindi kabisado nung technician na nag-check, so, katulad yan, pinalas niya yung board. Kasi, ah, naging napagkamalan niya, o, naging suspecta niya na may problema galing doon sa ating ito. Yung board. Yan. So, itay natin kabit ngayon kung aandar siya. Ayan, so wag lang kayo magkakabalik pa dito sa pagbabalik. Meron naman yung marking katulad nito, red, yellow, and blue. So yung red is W, yellow is B. Ito. Ayan, and yung ating blue, WBU, ayun, ayos. Tapos, ano ba ito? Ayan, kahit yung wire nila napakanipis, oh. Parang number 18. Sana number 14 man lang sana na wire ang ginamit. Yun. So, N and L. Yun. Tapos, ito, fan motor. Yan. And yung ating OLP. Nasaan yung iba? Ito, yung mga sensor natin. Yan.
Okay. So, ayan. Tignan natin ng konti. Itatry kong kung aandar. Ayun. So, wala naman. Ayan, subukan kong isaksak muna. Okay. Power. Yun. So, okay na. Maandar na yung compressor. Ayos. Ayan, maandar na ito. So, ang naging problema lang natin, kaya off ko muna ito. Ang naging problema lang talaga, yun yung naputol dito. Ayan. Dito. Yun. Yung pinaka-line ng ating compressor papunta doon sa board. So, ito. May ginagamit kasi kami dyan. Mas makapal na wire. Pinapalitan na namin. Ayan. Kaya lang, iba ang color coding niya. Ayan o. Oh. White, black, red. Pero, importante naman, mapalitan natin. So, tatandaan na lang natin kung saan natin binunot, doon natin ibabalik. Yan, katulad nito. Okay. So, sikapin ko rin pala muna, mapakita sa inyo. Kasi managtatanong kung ano daw resistance ang nakukuha natin dito sa compressor. So, ipapakita na natin siguro. Adjust ko ng konti. So, gagamitin kong tester. Digital para madali nyo makita kung anong value. Ayan. So, medyo malinaw naman yata yung tester natin. Natin ang konti. Ayun. So, wala kasi yung cameraman. Kaya, ayan. Solo. Ito. Sinikap ko lang maipakita sa inyo. Kasi itong problema naman na ito. Actually, common problem na lang ito. Kaya lang, hindi pa nasusundan ng ibang mga technician. Ayan. So, kunin ko na lang yung dito. Bubungutin ko na lang siya ulit. And, teka, lagyan natin ang ilaw para makita nyo. Yung sukat ng WNB. Ayan, oh, 1.7 ohms. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. So, WNB ito. Ayan, 1.7 ohms. And, WNU. Ayan. 1.7 din. Okay. Ulitin natin. W at yung B. Ang nakuha natin, 1.7. Ilaw. Ayan. 1.7. WNU. 1.7 din. So, B at saka yung U ng resistance. Ayan, 1.7 din. Actually, balance lang pala ito. Ayan, ah. 1.7. Dapat yung kapila ay 1.7 din. Ayan, ah. So, kahit pabalibalik na rin ko siya, 1.7 ang nakukuha natin. Ayan. So, yung resistance ng ating compressor, pare-parehas lang. So, ang, ayan, kaya madali nating makikita. Pare-pareha sila, 1.7. Ayan, o. Oh. Halos balance siya. Ayan, 1.7. Ililipat ko sa kabila. Ayan, 1.7 din. Babalik na rin natin. Ayan.
1.6. Ayan, 1.7 din siya. Then sa ground body, ayan, dapat zero siya or wala kayong makukuha. Kasi pagka nagkaroon niya ng resistance, ibig sabihin niya grounded sa body at saka doon sa ating terminal. Ayan. So, okay na. Nakuha na natin yung value. So, 1.7 yung nakuha natin doon sa digital tester natin. Ayan. So, balance lang pala yung tatlo. 1.7. Halos magkakaparehas lang siya ng resistance ito sa terminal natin. And yung problema ulit natin, balikan natin. Yun. Ito yung napuputol dyan. So, pag nakita nyo yung demanda ng compressor, ayan. Or, kapag nagki-cleaning kayo ng ganitong klaseng unit, ito, common lang ito. Makikita nyo na kami. Napulaglag na. Ayan. So, pag nagki-cleaning tayo ng ganitong unit, so, gawin nyo na lang is OP. So, itatry nyo kung maandar ang unit. Then, kung maandar naman, i-double check nyo na lagi itong terminal na ito, yung wire na ito. Kasi talagang ito yung problema niya, masyadong mahina. At, ayan. Kasi baka meron kasi akong naging isang customer dito, actually technician din. So, nagbayad siya ng board na isang ganito. Bumili siya. Actually, ang brand niya is Kulin. Bumili siya ng panibagong board ulit ng Kulin. Ayan. So, Kulin din po itong brand na ito. Ayan. So, bumili siya ng bagong board kasi nalastat siya. Ayan. Isang buong board na ganito. Ayan. Ay medyo mahal. Actually, nag-cleaning lang sila. Hindi nila din napansin yung dugtungan ng wire pala na ito. Ayan. Katulad nito. Eh, nagkakaroon na ng short or lumalapat to sa body. So, mandar naman. Kaya lang, siguro maaaring ilang minuto lang, bumigay yung unit. Nawala, ayaw nang umandar ng compressor. Kaya lang, nalastat sila. Kaya nagbayad sila ng isang board. So, gawin nyo na lang. Is open nyo na. Kapag nag-check out, nakita nyo ng ganitong board. Yan. Ganito yung mga terminal. Bago nyo linisan, i-double check nyo na itong wire na ito. Kapain nyo na kaagad. Kung meron kayong makitang katulad niyan na parang nagkaroon ng medyo may ispat ng kalawang, medyo biyakin nyo na yung loob. Maaaring putol yung wire o nagkaroon ng shorted. Ayan. So, sakit na ito ng ganitong unit. Ayan. So, okay. And hanggang dito na lang muna. Bukas siguro may papakita sa atin yung mga ibang video. Actually, kakaiba yung video na ipapakita ko. Ayan. Tatakpan ko lang muna ang pangalan, ha. Ewan ko kung mababasa nyo. So, ang defect na nakalagay dito, on-off without touching the remote receiver. So, nagpapatay buhay daw yung unit nila. Eh, akala nila parang, ang report sa akin, parang may nagmumulto daw sa kwarto. Bigla daw namamatay at nabubuhay yung unit nila. So, ang brand dito, LG. So, ito yung susunod natin na ipakita na magawa natin ang video kung saan ang gagaling yung problema. Yun. So, bigla daw nabubuhay yung aircon nila kahit walang nabubuhay. And bigla ding namamatay. So, sabi nila may multo daw sa bahay nila. Kaya, ayun, hindi natin alam kung may multo talaga o sira yung board ng aircon. So, ito. Sikapin ko may pakita sa inyo siguro baka bukas pag nandun ako sa bodega. Okay. So, sana may natutunan tayo. Yun. Ulitin ko lang ulit. Doon sa mga nagki-cleaning ng ganitong unit or nag-check, always na ito is open na. Kalasin nyo itong wire na ito, i-check nyo kung walang nagdi-ticket kasi baka malast touch kayo. Na katulad ng isang kinwento ko kanina, na last touch siya dun sa isang board. Eh, syempre, hindi nyo pwedeng paliwanag sa customer na ang dahilan ay dun sa wire. Ayun. So, nagbayad siya ng board. So, kawawa naman. Okay, so para maiwasan, always double check na lang natin lagi. Yan, para hindi tayo pinag-aabutan or check nyo muna ng matagal yung unit. Kahit na medyo matagal tayo sa pagki-cleaning, at least safe tayo, wala tayong bayarin. Okay? So, okay!